Punong-puno ng galit talaga. Yes. Why do you think po? Bakit po sa tingin niyo ganun yung nangyari kay, and you even mentioned Kong Ortega na parang may meltdown or may problema na nangyari. Why do you think po na nagkaganon? Well, siguro sa nangyayari sa ating Vice President, nagkakaroon siya ng, I think she's being overwhelmed by anger and hate. Pag ang isang tao ay sobrang-sobrang ang galit, nawawala siya sa sense of decency, sa aking paningin. And sometimes, yung how you manage yung hate sa yung katawan at saka yung nasasaktan ka, it's also a test of your character. Diba? How you manage these things, it's a test of your character. So in the case of the Vice President, eh, lumalabas po yung flaw sa kanyang character kasi natatalo ng kanyang galit. Yun po yung aking nakikita as far as this representation is concerned. Maraming salamat po. Sir, ay, hello po. Apa, parang ang hugot po ni VP Sara, yung ginagawang pagkalkal doon sa kanyang confidential fund, yung paggamit ng pondo ng kanyang office ng Kamara. So ang House of Representatives po ba kayo, magbabago ba kayo or mag-a-adjust ba kayo, maghihinay-hinay ba kayo sa pag-iimbestiga sa kanyang paggamit po ng pondo? Sa ganang ng amin, the performance of one's duty should be the primordial consideration. Trabaho po namin yun eh. And therefore, dapat walang let up to show what really happened and so far as the confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education when she was still the Secretary. Kasi pag magbibigay po kami ng leeway, hindi po na yata in accordance with our mandate. Ganun po ang paningin namin doon. Okay. Sir, before that, we'd like to acknowledge the presence also of our Senior Deputy Speaker, Dong Gonzales. Good morning. Okay, continue. Sir, yung dito sa nakita nyo na, sabi nyo nga may meltdown, kakaiba, yung galit, ganito, ganyan. May nakikita ba kayo na parang signs ng psychological incapacity dun sa nangyari kay Vice President dun sa presko niya? I think we would not be in a proper position to determine that. Siguro, it would be recommended that she should see a psychologist or a psychiatrist. Kasi sila po ang expert dito eh. Hindi po kami. Sir, sorry. Good morning po. Hindi lang po si Pangulong Marcos and former President Apo Marcos yung kumbaga tinira ni VP Sara. Meron din po kasi siyang binanggit laban din po kay Speaker Romualdez na sinabi niyang embarrassment daw po ang ating House Speaker. As House Leaders, ano pong masasabi po ninyo dun sa pahayo po na yun? That's her opinion. It's not the opinion of 120 million Filipinos. Di po ba? And she is entitled to her opinion. Sir, follow-up lang. Kasi yung embarrassment po is stemming from doon sa sinabi ni VP Sara na tumanggap daw po ng suhol si Speaker Romualdez. Do you know anything about this? Or what can you say about this po? Suhol saan yun? She did not expound or elaborate po yung tungkol doon sa susunod daw niyang press con. Pero, right, so we will not be commenting on that kasi hindi naman namin alam kung ano suhol yan. Hayaan mo po muna mag-expound siya. Then we'll answer the issue about it. And second siguro, I'd just like to add, no? Just like what we have done with the Office of the Vice President, giving due courtesy to that office, ang unsolicited advice po is the Vice President should also give due courtesy to the Office of the President and of course to the
the late President Marcos Sr. Yun lang po. Kasi well in fact, for the record, napakaganda na pong binigay naming courtesy sa kanya nung she was invited during the Good Government Committee hearing. Well, in fact, he was allowed to speak while taking her oath. So, yun lang po, unsolicited advice. Just give due courtesy to the office of the president. Well, Congressman Gonzales po, no? Well, regarding dun sa Suhol, di po namin alam yun, di ba? Ang pagkaalam ko po from the day of the campaign, ang kasama po ni Vice President Sara ay si Speaker Martin Romualdez. Alam niyo po, sa totoo lang, pag nag-uusap kami ni Speaker, kasi po may survey na lumabas na mababasa sa Pampanga during those times, ang pinakiusap ni Speaker Romualdez sa amin na kung pwede tulungan si Vice President Sara sa Pampanga. Kasi nga, may kandidatong Kapampangan doon, si Kiko Pangilinan. At mataas si Kiko Pangilinan kasi Kapampangan. So, we work out po namin yun. At from day one up to the proclamation, kasama po si Speaker Martin Romualdez. Ang kwento, lahat po, siya po ang nagmamalasakit kay Vice President Sara. Kaya nagtataka po ako, biglang bumaligtad na kung hindi sa'yo, Speaker Martin Romualdez, hindi ako naging Vice President. Meron pong statement ganyan nung napanood po natin yun. Kaya sana po, hindi po natin alam kung ano ang nasa isip ni Vice President Sara. At yun man lang sabihin mo na uukayin mo yung tatay at itatapon mo sa West Philippine Sea, ako po isang nasaktan bilang anak. Kung ako po si Senator Aimee Marcos, sinabi sa tatay ko yun, palagay ko, hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yun. Sasabihin ko, ibang klase na to, ibang usapan na to. So sana po walang ganyang usapan. At yung ganyang naririnig kong mga salita, salita pag umiinom sa kanto, sa barangay, paglasing na, biruan lang yun, di ba? Pero walang ganyan, pero wala pong ganyan. Medyo, ako po, honestly, after yung press conference niya, meron po, nasa palasyo po ako, birthday po ni E.S. Bersamin. Pero gusto kong sabihin sa presidente, pero hindi ko po nasabi, kasi baka ayaw po niyang marinig yun. Pero deep inside in my heart, ako po talaga nasaktan doon sa sinabi niya. Because I'm also, anak po ako eh. Hindi na po ako makakakita ng tatay. Isa lang po ang tatay ko. Tapos sasabihin po sa tatay ko yun, nuhukay niya at itatapon niya. Palagay ko napakasakit po nun. So bilang isang Kristiyano, bilang isang batang pinalaki sa maayos, palagay ko foul po yun. Salamat po. Thank you. I would like to acknowledge also the presence of the Chairman of the Committee on Human Rights, our co-chair sa Quadcom, Congressman Benny Abante. Good morning. Mr. Chair, in addition to that, na sinabi po ni SDS, ano, alam nyo, kahit pagbalik-baliktad din natin ang mundo, yung ating pong former president, si Ferdinand Marcos Sr., malaki po nagawa niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin na natin na inakusahan siya na diktador at napatalsik siya ng ating pong mga kababayan. Pero at the end of the day, we have to accept that he made a lot of things for the Filipino people. At yung pong pagsasabi na huhukayin siya at itatapon sa West Philippine Sea, medyo parang sa mga nagmamahal, no? Lalo na yung mga Marcos loyalist, no? Na nakita natin na talagang pinaglalaban yung ating pong dating Pangulo, napakasakit po nun. And we have to be careful with our statements, no? Kasi hahabulin tayo ng panahon at pagkakataon. Like for example, yung ginagawa po na statements ng ating pong dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, ngayon hinahabol na po siya ng sitwasyon. We hope that this will not happen to
to the vice president. But definitely, somebody might file a case against her. At nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong vice president. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa. Ayun sa akin talaga, gusto kong tanungin kung okay lang ba siya eh. Nag-aalala po talaga ako eh. Pero the statements were not even, for me, hindi na siya political eh. Parang it's a question of kultura. Nasa kultura ba nating mga Pilipino yung mga ganyan na statements? Ganyan ba tayo pinalaki? Ganyan ba kapaligiran natin? So, talagang ano, nanlilisik. Parang galit na galit sa mundo. So, yun lang. Kaya talagang kinesyon ko po eh. Kung talagang okay ba siya? So, yun. Hello? Hello? Congressman Rog, your comment? Well, I have to agree with si Congressman Ortega. I think it's a cultural issue, most especially yung relation to dun yung sa description yung bangkay. And I think most of the people have already complained po, no? I think it doesn't really involve any comment on our part as congressmen, and we leave it siguro to the people to decide on how they would see that as qualities of a leader. We'd like to acknowledge also the arrival of Congressman Jay Kung-hun. Good morning, Congressman Jay, and you can also ask, direct your questions to him. Sir, follow up. Sorry, go ahead. Following up with that lang po, some of the Young Guns leaders requested psychological evaluation for the Vice President, sir. Would this be firm or may re-recommend daw po ba tayo na... Suggestion lang naman yun. Hindi naman, una-una, hindi rin naman ako pwedeng mag-recommenda at wala rin akong kilala. Kasi so far, parang okay pa naman ako. So, pero the people have seen the interview. So parang may something. Ewan ko. Oo. Parang punong-puno ng galit saka parang ano nga eh, parang yung mga lumabas sa ating mga pahayagan, para talagang ano, parang hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari right before our eyes during the press call. Sir? Yung kasi yung ano eh, yun ang lalabas sa news eh, juicy eh. So, dito naman sa Quadcom, from the start, we've been evidence-based, kung ano po ang mga lumalabas sa aming legislative inquiry. Very clear po yun na yun po ang lumalabas at napapalabas po sa social media. But again, baka it's another diversionary tactic. Sir, sabi ni Attorney Sal Panelo kanina sa interview, hindi naman daw publicly sinabi ni BP Sara yun. Parang sa group chat lang daw yun. Doon sa sinabi na huhukayin yung paghukay. Hindi, magaling talaga siya sa ganun. Yung ano, kasi siya yung official interpreter dati, nung dating Pangulo. So malamang ginagawa na rin niya dito ngayon. Sir, you mentioned parang punong-puno ng galit. Pwede bang? Yes. Sorry, sir.